Praise the Lord. Palakpakan muna tayo. Purihin ng Panginoon at napakaganda po ng panahon dito sa Rome, Italy. Kamusta po kayo? At welcome po sa Salmos, no? Sabado na naman. At siyempre mga kasama natin maya-maya ang Tijon, nandiyan na sila sa backstage. At ang ating kapatid, ang ating ikmo, isa sa ating ikmo chaplain, Chaplain Art. Ayan, mamaya magpapakilala siya. At siyempre ay batiin muna natin yung ating mga nanonood dito. Ayan, we have 9 million viewers. Tayo po ay naka-live sa Values Formation page natin at naka-live din po tayo sa Jonah Berloclucan. At siyempre sa atin pong Chip Don Rams. Lagay ko nga yung ating ano. Ayan, yung atin pong YouTube channel. Makikita nyo po dito sa baba. Ayan. Andiyan dyan po sa baba. Chip Don Rams. Ayan. Purihin ng Panginoon. Parang maganda yata ang aking ilaw dito. Medyo nakatingala ako kasi yung computer ay nasa baba ang kanyang camera. Ano? Pero okay lang po. At kitang-kita ko po kay lahat na nanonood. No? Purihin ng Panginoon. At syempre, papasukin na natin tayo dyan para may kasama ako dito sa loob. Yan, Tay John, bati ka muna. Yun, so magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak at yun, so parang nag-usap kami ng isusuot ngayong gabi ni Toldon, no? At purihin ng Panginoon, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Yun. Yan, purihin ng Panginoon. Siyempre, sa pagsisimula, no? Ay, kailangan muna nating manalangin. Sige. Ay, manalangin. Sige, pangunahan ko sa ating panalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa kabutihan mo, katapatan mo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka at punong-puno, Panginoon, ng kagalakan ng aming puso dahil sa iyong kadakilaan. Sa araw na ito, Lord, alam namin na ikaw ang magbibigay sa aming patuloy ng kalakasan, wisdom, pagpapala, Lord, at sa mga nanonood, ikaw pong patuloy din magpala sa kanila. Salamat po, Ama. Hawakan mo po, Panginoon, ang aming internet at lahat ng manonood, Panginoon, ay mabless po patuloy sa pamamagitan ng iyong biyaya. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Amen. Praise Purihin the Lord. Ang Panginoon. So, ayan nyo muna, no? Na pabatiin muna natin yung ating kapatid. Eh, ready ka na ba? Thumbs up nga. From KSA. Ayan, ready na ba? Rinig mo ba kami? Dapat, rinig mo ba kami? Okay, papasukin muna natin siya, no? Okay, ayan. Ayan, nakikita nyo po. At, Chaplain Art, medyo naka-ano ka, naka-mute yung ano. Yan. Lord. Magandang umaga po dyan sa inyo at hapon. Dito naman sa amin. Ayun. Salamat po sa pagkakataon na makasama ko dito sa inyong programa, Salmo, Salita at Musika. So, MJN, magandang umaga po. Magandang umaga, kapatid. Magandang hapon sa lahat dito sa KSA. Yan. Yeah. Oh, isang oras lang. Isang oras lang naman eh. Yung diferensya natin. Isang oras lang diferensya natin. Batiin mo muna lang ang kaibigan mo, mga kapatiran, baka may makalimutan kan magtampo. Opo, na-share ko po yung Facebook sa mga kapatiran dito ay sa aking pamilya sa Pilipinas. Yeah. I think manunod sila. Oo, at naka-live tayo no sa YouTube channel. Ayun yung Chip Don Ram. Baka may YouTube channel ka, hindi pa tayo nagkakaisa diyan, ha? Wala. Ayan. Hindi po ako nag-expose sa YouTube ngayon. Okay. So, Tol, baka meron kang tanong sa ating kapatid. Alam mo itong kapatid natin, meron mga na-compose na awit ito. Para sa OFW, siyempre, para din sa Panginoon. No? Ayan. Siguro, ikaw na magtanong, Tol. Pakilala ka muna. Ayan, nagkatabi kayo. Yun, so papakilala muna ako. Ako po ang si Jonah Verluclucan. No? Regular host po sa 702 DZAS at isa sa mga gospel artist po at mapalad ako na kasama ko si Kuya Don dito at
Yun, maraming kwento ang kuya doon patungkol sa iyo, Chop Art. Siyempre, excited kami na marinig, iparinig mo sa amin yung mga awitin mo. Hindi lang kami, kundi lalo na yung mga viewers natin ngayong oras na to. Sa Pilipinas, gabi, no? 7:30 ng gabi dito. Yun, so siguro simula na natin ang kantahan para... Sige, Tay John, umpisaan mo muna, then mamaya ay ibibigay natin. Kala ko naman si Chop Art na eh. Mamaya na, papahingayin mo muna. Oh, mamaya, siyempre pagkatapos mo, na naman. No? Yung, sige, mag-declare tayo ng tuloy-tuloy na pagpapala. No? Ito si Rosana Medrano, kasama natin Linda Nograda, Sonia Bacolor, Caroline Grande. Kay Jesus wala nang hahanapin pa, buhay ko ay paganda ng paganda, rumaragasa sa atin ang pagpapala, kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanap yung pa, buhay ko ay paganda ng paganda, rumaragasa sa atin ang pagpapala, kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Para kay Rosana, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang kagalingan, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Mary Joy Nainay, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang kagalingan, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Para kay Benjamin, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang kagalingan, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa, buhay ko ay paganda ng paganda, rumaragasa sa atin ang pagpapala, kaharihan ng Diyos ay nasa atin na. Kay Jesus wala nang hahanapin pa, buhay ko ay paganda ng paganda, rumaragasa sa atin ang pagpapala, kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy. Amen. Praise God. Iyong, no? Ayan, no? Ayan, narinig mo, Chaplain Art, yung awit, tuloy-tuloy ang pagpapala, no? So, tanongin mo natin si Chaplain Art. Gusto natin malaman, no? Saan ka dyan sa KSA at siyempre, ilang taong ka na dyan. Baka gusto mong ibahagi sa amin. Then, mamaya yung awit, no? Opo. Di, way back 2002 nang ako ay binatang-binata dumating ako dito sa Saudi Arabia. At now, almost 20 years na po. At kasama ko po dito yung aking pamilya. Dito ko na rin nakilala yung aking sister wife na si Ate Angel. Binabati ko yun. Anong pangalan ni sister wife? Mary Angel po. Kasama ko yung anak ko dito, tatlong dalawang babae at isang lalaki, si Sister Joy at si Jabez Ayla at si Art Angel Moses. Yan. So, binayaan po ako ng tatlong anak. Dito po kami sa Saudi Arabia at sama-samang ginagamit ng Panginoon. Praise God. Yan, purihin ng Panginoon. Meron ako narinig na awit nung anniversary ninyo eh, yung kabayan. Huh? Ano? Opo. Ang title po tayo, Buhay Kabaya. Buhay Kabaya May Pag-asa. Yes. Baka gusto mong i-share kung paano mo nagawa yung awit at kailan. Yan.
Actually po, dahil ako po ay isa din sa mga kasama sa community group dito na nagsiserve sa mga distressed workers. Yung pong grupo namin na Pag-asa before, under po ng nga, sa local dito, si WWSA. So ako po ay binata pa ako ay na-engage na po ako kasi sa doon sa pagtulong ng mga distressed worker natin, ng mga talagang iba-ibang sitwasyon, may mga kumbaga grabe yung nakita ko at na-experience ko din through their lives na naobserbahan ko ganyan. And then I was inspired to write a song na binigay sa akin ng Panginoon. Yun nga itong Buhay Kabayo May Pag-asa na in spite of difficulties, in spite na may kinakalap ng problema, in spite na may challenge, di ba? Na talaga namang dito sa Middle East ay iba yung pag wala kang Panginoon dito, talagang parang hirap ng buhay, mabigat ba? Di ba? Parang ganun. So, pero wala tayong magagawa. Sabi ko nga, ito yung kapalaran natin. Dito tayo dinala ng Panginoon. So, we need to, kailangan nating harapin. Pero sabi ko nga, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng mga, siyempre, di ba, pag wala, especially pag wala dito yung pamilya mo, doon yung homesickness, di ba? So, nilalaban natin yung ating damdamin, di ba? Nagsisikap tayo, nagtitiis, di ba? Tapos, siyempre, although, especially yung mga bahay natin, di ba? Sila iba yung kanilang experience din. Minsan yung iba may magandang amo, may maayos na amo, yung iba naman ay napupunta sa ibang hindi maayos na pamamalakad ng kanilang mga bosses, di ba? So ganoon lamang yung challenge ng bilang isang OFW na hindi lang alam ko, hindi lang sa Gitnang Silangan, at the same time sa iba-iba ding mga parte ng mundo. But nabanggit ko nga doon na in spite of all this, may pag-asa tayo. Amen. Bakit? Kasi, diba, andun naman yung liwanag na binigay ng Panginoon. Especially tayo mga Pilipino, may tapang tayo Iba yung ating, buo yung ating loob bilang mga Pilipino. Yun ang isa-challenge ko sa na isa kang Pilipino, kaya mo yan, kaya mong harapin yan. Parang ganun. And then, sabi ko nga, may pag-asa pa rin. Bakit? Hindi ka nag-iisa Andyan lang si Lord sa puso mo. Minsan kasi nalilimutan lang natin tumawag sa Kanya na baga, dahil siguro meron tayong mag-ayos na buhay, pero sometimes nalilimutan natin na meron palang Diyos na nandyan para sa atin. Yan. So grabe yung ganun yung challenge na nakita ko, and then God inspired me to write this song. Hindi naman ako magaling na manunulat, but hindi ko alam kung bakit the Lord gave me this song, di ba? At nakakanta ko na rin siya dito sa atin sa Saudi Arabia, at nagigest ako sa ibang mga gawain din, and I am inspiring them na kumbaga walang susuko, kaya kailangan nating labanan tong mga pinagdadaanan natin dito, at lalong higit magamit tayo ng Panginoon dito, makilala natin siya. Grabe. Yan, no? Binabati din tayo ng mga viewers natin dito, no? Kanina, nabasa natin. Yan, no? Jared Gideon Navarro. Ayan. A blessed afternoon po sa mahal naming Pastor Art Talen Valeros. Ayan. God bless. Ayan. Nagpadala ng emoticon si Florida Ilias. Okay? Sino pa? Ayan. Sa Pilipinas po yon, sa Pilipinas, si Ate Flory, yeah. Yung pong aking kinakapatid, yan, nag-supporta din sa akin kasi I'm working student . So isa siya sa mga naging mentor ko at nag-guide sa akin. Diba, yeah. Kung bakit ako nandito ngayon, nakatapos ng pag-aaral, it's because naging bahagi siya ng buhay, ginamit siya ng Panginoon. Kasama siya sa yung mga ate ko yan, ate ninang ko yan. Ayan, praise God. Nunood siya ngayon. Hello po. Baka nahirapan kayo sa Facebook magmanood, meron din sa YouTube sa baba. Ayan, Chief Don Ram. Ayan, Mark Anthony Eason. Hello po, magandang gabi po. God bless. Lito Cabrera. Ayan. Sabi ni Shalene Joy Franco Torres Valencia, pastor namin yan, no? Tuwa. Original pa rin.
Ang daming nagmamahal sa iyo, Pastor. Ayan, ito pa, ang ating chaplain dyan sa Bulacan. Good evening po to everyone. God bless po. Chaplain Rodaje Jr. Ayan. Siguro hindi na natin patatagalin. No? Hilingan natin, awitin muna ni Chaplain Art yung anong title nun? Buhay Kabayan, May Pag-asa. Buhay Kabayan, May Pag-asa. Ayan, oh. Kita mo, napakaganda ng kanyang opisina. Kitang-kita po yung kanyang lupain sa likod. Tatay John, maganda yung opisina ni Chaplain Art sa ano. Kita yung mga, hindi di kerto eh. Parang dyan sa likod na ng bahay mo eh. Ganda. Para totoo ba? Ayan, so pakinggan po natin. Bago ka umawit, meron pa umabol dito, bumabati sa iyo eh. Abati po sa aking misis, kay Pastora Marcia Cecilia Cabrera. Ayan, kamag-anak yata ito ng aking mga membro, Cabrera, mga Ilocano, no? Ayan, Edwin Rodanes, ayan, good evening po sa lahat. Chaplain Rodanes ng Kalibo Aklan, praise God, present. Ayan, ating mga chaplain talagang supportive sa atin eh, purihin ng Panginoon. Tapakinggan po natin, Chaplain Art. Opo, at bago po awitin yung awitin, salamat po ako kay Chop Aladdin na naging, ano din, contact. Siya yung mga manager dyan sa ano eh, kita mo kay Pastor Albert Motas. Oo, oh, kay Pastor Albert po. Nagulat nga ako, sabi niya ay, yun nga. Eh, sabi ko, sige. Sila po ang nakipag-coordinate sa inyo, kaya ako eh. Amen, amen. Salamat po, Imgen. Okay, praise God. God. Para po sa sambayan ng Pilipino, Buhay Kabayan, May Pag-asa. Maliwanag po ba yung audio ko? Kasi... Oh, maliwanag. Ayan, si Aladdin, bumabati na. Good afternoon from KSA. Ayan. Good evening, everyone. Ayan po, aking talent manager. Talent manager, ano? Yung po ang nakipag-coordinate. Praise the Lord. Para po sa lahat. Umaga na naman, lumakuha kabigat ito sa silangan, kapalaran na lang. Damdamin nila labanan, may tatagang kalooban. Nagsisikap, nagtitiis, may ngiti, may hinagpi. Alam ko mahal sa buhay, sama ko'y hindi ka patay. Nasisisi, inubulyawan, inaamat, inustahan. Walang kamaliwala, pag-asabay sa diyakula. Ang pagkabalik ng lahat, ginawan nila at sarap. Wala namang iwanan, pag-asabay
kita dyan na ng lahat ginawa nila sana. Amen. Amen. Tay John. Ayan. Nalimutan kong pindutin. Sorry po. Purihin ang Panginoon. Ayan, oh. Marami nag-comment. Sayang. Baka, baka ma-adjust mo pa yung mic mo, Pastor Art. Baka medyo pwede palakasan. Medyo nag-agawan yung gitara tsaka yung boses, eh. Sayang. Yeah, mamaya, sa susunod na kanta. Mahaba pa naman yung oras natin. Makaka-adjust, oh. Adjust ka pa dyan ng konti. Yan. Pote, hindi ko masyadong gamay yung bagong an namin ngayon, eh. Digital, ginawa na aking technical namin dito, ministry. So, oh, praise God. No? Pero, ayan, ay John, marami sa ating nanonood, no? Ayan, Florida, Ilias, proud of you, hindi na sayang lahat tulong ko sa'yo. To God be the glory. If you will remember what we've said nang sinabi mo sa akin na gusto mo mag-abroad. Sabi ko, tutulungan kita pero tiyakin mo na hindi ka mawawala kay Lord. Yeah. Instead, kahit sa Saudi, you will continue serving the Lord at hindi mo ako binigo. Lalo ang Lord hindi nabigo sa iyo. Wow. Nakakaiyak naman yan. Great encouragement kaya yan. No? Hindi na po yan. Praise the Lord. Praise God. No. Pagpalain Amen. Po kayo, Sister Florida Quilas. Ayan, no? Good afternoon po from Alcobar, KSA. No? Pag kasama natin tayo dyan, taga-KSA, no, buhay lahat yung mga taga-KSA. Eh. Oo nga, no? Mukhang yeah, sakto sa oras nila ngayon, ha? Oo, pero kahit Martes, nanonood sila sa atin. Eh, no? Amen. Praise God sa buhay ng aming Pastor Arthur Salen Valeros. Amen. Ayan. Nakakatawa. Ayan. May inspiration. Alam niyo po, nakakapagbigay po yan ng magandang soul nutrition. You know? Amen. yung mga pagbate. Good evening po dito sa Pinas at sa inyo dyan. Blessed to have to hear and see Pastor Arthur. Yan. We are blessed sa buhay mo at yung family. God bless sa programa niyo.
Amen. No? Baka ma-regular na natin dito si Chaplain Lieutenant Colonel Arthur. Amen. Pastora Julie po, binabati ko yan. Pastora Julie. Pastora Julie, kamusta po kayo? Yan. Sabi ni Adlai Valencia, binabati ko din po ang aming senior pastor Albert Dison Mota, Pastor Aladdin. Nakita kami kahapon. Huwag niyo kakalimutan batiin si Aladdin. Ako. Ay, nako. Ayan, ang aking kuya Danny Kembao nanonood po sa atin. Yon, praise the Lord. God bless po, kay Danny, Pastor Danny Kembao. Ayan. And Shaling Torres, amen, glory to God. Napakadami pong talagang anak ng Diyos na talented. Praise God. No? Ayan, sabi ni Aladdin, no? And Jen, may bago ulit tayong talentadong Christian musikero dito. Discovery. Amen. Oh, purihin ang Panginoon. Parang, parang minsan parang negative pag tinagalog mo yung talented, no? Talentado. Talentado, no? Parang parang masakit sa tenga pero hindi po kami nagmumura, no? Ayan, good evening po. Shalom, Bishop Jonaber, pabati naman chairman. God God's Watchman, Pastora Glo. Yeah? Pastora. Ah, hello kay Pastora Glo. Pastora Glo, maraming salamat sa partnership. Tingnan natin, baka po ang ating Major General Kuya Don ay kasama natin sa Palawan sa grasya ng Panginoon. Glory to God. Amen. Yeah, sabi ni Arnold Nagera, praise God, Past Art. Litz, ano, LITS Student Friday Group. Jubail, KSA. Siyempre, nanonood ang aking utol, MGen, Gilbert Alarcon. Yes, po, Past Art, malakas po ang tunog ng gitara kaysa sa boses mo. MGen, oh, maganda hapon. MGen, Gilbert. Yan po ang aming MGen dito. So, yan, ang ating Kuya Gilbert. No? Yan, si Rochlem. Yung mga taga Magic 6 Radio, manood na kay lahat dito. Ito na ang i-live ninyo. Kaysa pasyal kayo ng pasyal. Grabe na Jude. Praise God. Pastora Ursula Ramirez, good evening. Praise God sa inyo. Kina pa Gilbert, magandang araw po, Toldon, and Past Art, and Past Aladdin. No? Ayan, yung mga... Bishop Jonaber, kamusta din po kayo? Praise God sa buhay nyo. Ayan. Amen. Thank you, Gilbert. Ayan, ang ating Kuya Gilbert, no? MGen Gilbert Alarcon, ng Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Baka may gusto kayo tanong kay ano, Chaplain Art. Tol. Ay ko na magtanong. May awit yan pang ano, pang praise and worship, alam ko eh. Hindi, kasi ito salita at musika, edi mas maganda kung marinig natin yung mga awiting yeah. Naka-ready ni Chap Art, no? Yun, siguro mas the best din kung bago niya kantahin eh makwento niya yung background doon. Bakit ba may kantang ganun, ano? Parang ako lang nung yung tuloy-tuloy na yon sabi kasi nung narinig kong preaching, declare, believe, receive. Sabi ko ba edi ang i-declare ko na tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy ang tagumpay. O kaya yun lang ang lyrics noon, ganun lang kaigsi. Pero napakarami ng patotoo ang nakaranas nung ganun dahil yung faith na ano eh, na stir up yung faith ng mga kumakante. Kaya sabi ko nga, halos lahat ng meron ako ngayon bunga lang ng mga kantang punong-puno ng deklarasyon ng pananampalataya. Iyon, so... Iyon, sawa na yung mga audience natin sa akin. Kaya ito, sabi nga ni Aladdin, may bago tayong tuklas na talentadong mga awit. Di pakinggan natin ang Chap Art at tiyak na mimiss na to ng kanyang mga kakilala dito sa Manila. No? Lalo na yung kanyang ninang. Grabe nakaka... kung ako sinabihan nun, baka umiiyak ako ngayon, no? Pero purihin ng Panginoon, talagang napakabuti ng Diyos talaga. Salamat po sa kanila. Yan. Nanonood din si Rowena Ruiz Arevalo, no? Watching from Kuwait. Pabati po kay Ma'am Susan. Yan.
Ang mami ay meron silang ano ngayon, orientation diyan sa may Tandang Sora yata. God bless po sa ating lahat. Ito, shout out Lester Ian De Los Santos. Amen. Yeah, shout. Paano ba 'yung shout out? Shout out. Pakinggan po natin ang ating Lieutenant Colonel Chaplain Hart. Amen. Praise God. Praise God. So, ito pong isang sunod kong awitin ay sa very inspiring din. Ang title nito ay Humakbang Ka. Siguro pwede mo pang lakasan yung iyong microphone. Ang konti, kung malalakas yung microphone. Yan. Kahit wag mo na lagyan ng echo, maganda naman yung ano mo eh. Ganda ng mic eh. Mukhang sure na wireless eh. Oo, oh, wireless. Sure na po yan. Sige nga, sige nga. Wag mo na lagyan ng echo. Ayan. Yan, okay na yan. Okay na po. Ayan. 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 Takto. Mayroon pala mag-control. Okay. Praise God. Ito pong awitin nito ay isa sa mga composition ko po. Title is Humakbang Ka. So, ang background po nito ay, kasi nga po, I am working student and God place in my heart na in spite of your circumstances na pinagdadaanan, ay ang challenge po ng Panginoon is tibayan ko yung tiwala ko sa Kanya. Diba? Amen. Kailangan kasi yung faith natin ay hindi nagsuserve eh. Sabi niya sa akin ay focus ka sa akin. Focus your eyes on Jesus. Kasi alam naman ninyo, pag sinabing working student, hindi madali ang pagdadaanan niyan. Nagtatrabaho ka, nag-aaral, and then siyempre may mga competitions sa school, di ba, sa grading. So you need to, kailangan mong i-catch lahat. At yung lugar namin is malayo doon sa school na pinagpapasukan ko. I will travel 1 hour, bago 1 to 2 hours, ganyan. Para bago makarating doon, and then babalik ako para trabaho uli, trabaho sa gabi, aral sa umaga, ganun po. But grabe yung expression na ibinigay sa akin ng Panginoon na tibayan mo lang yung tiwala mo kasi mararating mo yung hallelujah. Hallelujah. Praise God. Kaya po itong kanta nito is very inspiring. I want to share to everybody kasi yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita na focus your eyes on Jesus, the author and the finisher of faith. Kasi yun lang talaga po eh. Wala naman tayong ibang pangahawakan kundi ang Panginoon. We need Amen. To set our minds on the things above and not on earthly things. Despite may mga challenges, may mga kinakarap tayo. Yan. Sige po, para po sa ating lahat. Praise God. Araw-araw sa pag-isa, sa dibdib ko ay meron ka ba na para bang nagsasabing gawin ko ang tama? Maraming adlang sa harapan, nakakakit sa katawan. Hindi ko alam ang gagawin, ako'y naguguluhan. Humakbang ka, huwag kang matakot. Lumaban ka, huwag kang susuko. Tibayan mo ang iyong tiwala sa Kanya. Oh, oras ay tumatakbo. Isip pa rin ay litong-lito. Natutulala, natutuliro. Nagmumukha tuloy kwago. Damdamin ay naghinagpis. Wala na ang iting kay tamis. Tigla ng buhay ay nalis. Pag-asa ay naglaong kay bilib. Humakbang ka, huwag kang matakot. Lumaban ka, huwag kang susuko. Tibayan mo ang iyong tiwala sa Kanya. Oh. Yeah, despite po may mga problema tayo, lumaban lang po tayo at
Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Humakbang ka, huwag kang matakot. Lumaban ka, huwag kang susuko. Ibayan mo ang iyong tiwala sa Kanya. Ibayan mo ang iyong tiwala. Ibayan mo ang iyong tiwala sa Kanya. Oh, oh, oh. Makbang ka, kabayan. Yan, makbang ka, kabayan, no? Grabe. Praise God. Alam mo, dahil dyan, dahil sa awit mong yan, sabi ng Tol MJN Gilbert, next time, Tol, I will also share a part of my musical gift here. Promise po. Ayan. Oh, kakanta na yung ating Chaplain MJN Gilbert Alarcon, kakanta daw. Sabi ni Adlay, no? Pwedeng mag-guest dito. Bakit hindi? Sabihin mo lang kay Chaplain Art, kay Aladdin. O kaya i-friend mo ako sa Facebook. Ayan. Yan po ang aming music ministry head. Si kayo pala eh. Ayun, no? Praise God. Ayan. Dadami na tayo dito, Tol. Purihin ang Panginoon. Ayan. Salve Cruz. Ayan. Amen, kapatid. Okay. Kapatid ko po yan, from Pateros. Praise God. Taga-Pateros ka ba, Pas Art? Taga-Pateros ka? Yung pong kapatid ko ay nakatira sa Pateros. Yung asawa niya. So, doon ako nag-graduate po, kasi ko, ng ate, high school eh. Makbang ka lang. Amen. Pala ng palataya. Kaya mo yan. Yun, no? Makbak ka lang. Yan. Kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Ayan. Sabi ni Lilia de la Cruz, glory to God po. Amen. Ayan. Ay, John, no? Alam mo yung mga nakakatuwa yung mga awit na yun. Kasi lalo na nasa gitnang silangan ka. Iba kasi yung sitwasyon sa kanila eh. Iba rin yung sitwasyon dito sa amin. Dito sa amin, medyo open. Alam mo na. Yan, katulad ng sabi ng Chaplain Art, diyan sa inyo, maraming bawal eh, no? Hmm. Kaya kadalasan yung mga bawal, yun ang nagagawa eh. dito sa open eh, hindi na pinagbabawal lang, kaya masyadong, alam mo, ang kahirapan diyan sa kanila, lalong-lalo na sabi yan, binata. Abuti na lang ngayon, hindi na binata si Chaplain Art. Pero nakikita ko, parang nung kabinataan mo ay, tahimik po ako. Si Bishop Jonah Berden, tahimik. Bishop. Kikinig, naririnig ako ni Doktora eh, nandito lang eh. Hindi, panoorin nyo na lang yung kanyang ano, yung kanyang testimony sa, saan nga ba yung Tol? Sa 700 Club ba? Nandiyan sa YouTube, type lang Jonaver Luklukan Story. Ayan, mga ano yun. Medyo mahaba, 50 minutes. Nakikita niyo yung kung paano siya naging mga awit sa mundo. Ayan. Pero wala eh, mabuti talaga ang Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. No? Meron yata tayong kasama dito. May umahabol. Talagang hindi makapigil. Ayan, mahabol, ang daddy. Yun, praise God. Ayun, no? Amen. Ayan, ang daddy. Mukhang nasa meeting pa ang, ano ah, daddy natin ah. Daddy Mick. Hindi, nasa church na, sa Antipolo. Hindi, nasa, ano yan, nasa ibang church. Medyo nawawala yung kanyang line. Ayan, daw purihin ng Panginoon. Nawawala yung kanyang linya. Pero salamat sa Panginoon at ayan, no? Alam mo naman ng daddy, laging supportive yan eh, sa gawain. Ayan. Dad, kumakain na eh. Kumakain na wala sila eh. Tapos na yung orientation. Ayan, mabuhay. Kayong lahat yan. Pagkain na yung pinakikita sa atin ni dad tilapia, eh. Tilapia yun ah. Inihaw na tilapia. Oh. Naniminga na. Naginugutom tayo.
Ay, ang pagkain ko lang kanina ay ano lang, noodles lang at saka itlog eh. Ako, magtitipid tayo ngayon. Sarap yan. Ako galing ako sa ano? Ilagang itlog. Ako ako busog dahil galing ako sa kasalan, may ikinasal ako kanina. Yun. Eh bawal lang maraming bisita. So, kaya ang daming sobrang pagkain, no? Kaya nalulungkot lang ako, hindi ako pinauwian ng pagkain, no. Walang balot. Bawal magbalot eh. Ayun. Purihin ng Panginoon. Chaplain Art, nakailang awit ang iyong nalika, no? Malay mo dito ko tayo makabutas ng CD. Kasi yung may bigan ko, maraming nagawang awit pero hindi daw nabutas yung CD. Ayan, sige, Chaplain Art. Available lang po sa hardware store yung aking mga kanta. Actually, siguro po mga may isang ano na mga 12 maigit siguro na mga awit din. Kasi mostly yung mga awit ko is mga contemporary type. Yes. Na ano na founded siya ng salita ng Diyos na inspiration. Kasi ginagamit ko po yung mga song na to through evangelism din kasi. So, di ba? So, pag na-invite ako to magkumanta, then yun nga yung mensahe ng awit through the song. Bibigyan ng inspiration. Madaling makarelate yung tao, eh, no? Apo, apo. Ayan, alam mo ba nanonood ang manager ng ano Magic 6 Radio? At papadalan daw tayo ng Jollibee. Ay, hindi yata yun ang matulat, ha? Si Ma'am Rosalie. What's in while eating Jollibee? Ma'am, Ninang Amira, baka naman. Yung Jollibee ay makarating dito sa Italy. Meron na dito, ha? May Jollibee na dito, ha? Hindi ko lang alam kila tayo, Joe, kung ano yung pinakamalapit na Jollibee dyan. Ah, okay. Ano lang, walking distance lang. Telepono lang katapat. At kung gusto niyo magpadala ng Jollibee kay Tay John, madali lang. Grab food lang, grab food. O grab food. O kaya, eto, padala niyo dito. Ayun. Yun, ayun. Yan, dito. Yeah? Hindi, maganda dyan. Doon sa mga kanta ni, ano, ni Pastor Art, no? Yun nga. Kung halimbawa, merong nakikinig lang, hindi masyadong religious talagang parang yun nga yun at sa ngayon hindi na problema kung walang CD o hindi kasi basta marunong ka mag-upload sa Facebook makakaabot na talaga siya eh. Tsaka ngayon kasi wala nang CD player tol eh. Kaya ang dami kong ang CD rito pati nga si Praise Incorporated pinadala na ko ng CD na para ipamigay. Dahil nga medyo din tayo sa opisina eh, grabe. Wala nang bumibili ng CD ngayon eh. Basta meron kang cellphone, meron kang ano, ang maganda lang ngayon 'yun. Siguro i-encourage ko rin ang Past Art na kontakin yung UCAP Radio dahil yung mga kanta mo pwedeng ilagay yan doon sa Christian Music Hub, no? Itong Christian Music Hub international 'yan at purihin ng Panginoon, tol. Nakakadalawang kubra na kami. Sa totoo, Past Art, di ba? Yung mga ginagawa nating kanta, hindi naman natin yan ginawa para magkapera. Ginawa natin kasi gusto nating maka-evangelize, makapag-uplift ng mga souls, ng mga nakikinig, mananampalataya o hindi mananampalataya. Pero ang nakakatuwa lang, last year, na-meet ko tong mga taga-UCAP Radio. Tapos, meron silang ini-launch na application, Christian Music Hub. Ano siya, lahat ng mga kanta doon, puro gospel songs. Tapos, ang lahat din ng mga nandun, mga Tagalog, Filipino composers. Yeah. Kaya dati sinasabi natin, kaya tayo nag-Hillsong, kaya parang tayo nag-Planet Shakers. Ay, dahil gusto natin ay ano, wala tayong mahanap na Tagalog. Ngayon, libo-libo na ang Tagalog composition. Wow. Magda-download lang sila nitong Christian Music Hub worth 350 pesos for 1 year na yon na subscription. Pag pinakinggan ng mga members mo sa SOD, sa KSA, yung mga kanta mo, nag-generate siya ng fund. Tapos, ano siya, hinahati-hati. Kung ang composer, ikaw, papadala sa iyo yung portion ng composer.
yung portion ng performer, yung portion ng arranger, eh kung ikaw lahat yun, sa'yo lahat mapupunta yun. At yun, kami nga ay natutuwa dahil yung aking team, eh yun, nakadalawang ano na kami na hindi namin to inaasahan kasi parang sabi namin, sa dami ng kanta doon, meron bang, sino bang makikinig? Eh, sabi nga nung may nag-a-advise nga sa amin, para kumita, paanuhan nyo lang, pakinggan nyo ng pakinggan. Eh parang feeling ko naman, parang kukupitan ko naman yung Christian Music Hub, di ba? Kung ako lang mag-isa makikinig noon. Eh di, hindi rin na ano yung purpose ng composition, di ba? Oo nga. Kasi di ba, parang ganun daw yung ginagawa ng mga ibang mga YouTuber, sila ang nag-ano. Tapos to naman, sa Christian Music Hub kasi, pag maraming nakinig, maraming mag-generate na fan. Hindi namin yung ginagawa, pero for the glory of God, biglang tumawag yung Christian Music Hub. Bishop Jonas, ano po yung account number nyo? Magsisend po kami. Sabi ko, para saan po yan? Marami hong nakinig nung kanta nyo. The glory of God. Tapos, akala ko okay na yon dahil ano eh, biglang sabi na naman, second quarter na po, magpapadala po ulit kami. Diba? Ngayon, malapit na third quarter. July, August, September, tapos na yung September. Pakiramdam ko, may ipapadala na naman for the glory of God, di ba? Na hindi mo yan sinasadya, past art. At ano, ang ganda nung ano, sabi nga nitong aking gitarista, ganda nung kanta, tay, makbang ka, no? So, may recall eh. Yun lang naman ang importante sa ating mga composer eh. Actually, kulang lang talaga sa arrangement pass, Bishop. Kumbaga, sabi ko nga, kung mabibigyan ko ng pagkataon na maipa-arrange ng maayos yung mga song, kahit hindi na akong kumanta, kasi hindi naman ganun din ako, hindi naman talaga ako singer nung ano eh, na ano lang, this because of, I want to serve the Lord, kaya lang, nabigyan ako ng Lord ng pagkataon na umawit, parang ganun. Okay. Amen, no? Yeah. Alam mo, sabi ni Pastor Chaplin Aladdin, no? Napanood niya daw yung pelikula mo, wasak pero binuo muli ng Diyos bilang isang sisidlan para sa kanyang karyan. Kamusta po, Bishop Jonabert? Napanood ko yung 700 Club Asia. Amen. Praise God sa buhay ninyo at sa bawat isang nagpapagamit natin, Panginoon. Oo, yung pinag-usapan natin kanina, pinasinasabi ni Tay John, mas maraming pan-Jollibee yata niya. Pero ako, ayoko ng Jollibee. Gusto ko yung itik na luto ni pagdating ko. Ayan. Watching on duty. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat po. Kahit naka-on duty, nanonood po sila sa atin. No? Purihin ang Panginoon. Amen. Nakalagay po dyan yung GCash po natin. Ito po yung ginagamit po natin sa ating pong feeding program sa ating youth ambassador. No? At medyo na-stop po tayo ng konti sa ating feeding program dahil nagkaroon ng ano, ECQ ang tawag dyan. Oo. Oo, no? Na, pero... ECQ. Oo. So, ang ginawa muna natin ay pinantulong natin yung ating konting fund. Pero ito po yung ating GCash na ginagamit. No? At nagpalaki na rin ako ng GCash, Tay John, dahil daming tawag ng tawag sa akin, hindi ko mapadalaan. So, meron na tayong GCash na ginagamit ngayon. No? At madali na lang tayo makapagpadala para sa ating mga youth ambassador na kumikater po ng ating feeding program. No? Meron tayong almost 5 or 6 feeding program sa ating mga kabataan na natapos, no, at ito ay tuloy-tuloy, no, at tumawag sa akin, nakausap po yung ating sa Region 7 sa Cebu ay gusto rin nila mag-feeding program, so antayin lang po natin ng konti at malagyan yung ating budget, no, na para sa ating feeding program para sa ating youth ambassador at sa values formation talk. Ayan. Sabi ni, meron pa nag-ano dito eh, nag-comment eh, joining from Bacoor, Cavite. Ayan, Joy Cabahog Diaz. Salamat po. At yung aking Ate Monet. Ate Monet, ha, narinig mo yung ano, yung itik. Si Ate Monet daw, magaling daw magluto yan. No? O, ng itik. No? Good evening. Yung kinulob. Kinulob. Alam mo pa eh, no? Kinulob. Tanda mo pa yung luto eh, no? Ayan, oh. Ayan, nanonood na rin ang ating chaplain, no? Si Dr. Engineer Jess Pateres. Good evening po, chaplain. Isa sa mga chaplain natin yan. Pero
mabigat niya, bigatin niya. Isa yan sa engineer sa Cebu. No? Amen. Maraming salamat sa buhay mo, no? Kapatid na Jess Pateres. Yan. So, Chaplain Art, kanina nabanggit mo may ilang kang mga nagawa, no? So, yung total nun, mga ilan yung iyong nagawa na awit? Siguro po more than 12 siguro ng mga awit. Kasi... So, yung kanina, naawit mo na yung dalawa, no? Meron ka pa yung dalawa, tapos naawitin. So, sa mga susunod, next month, may apat ka uling aawitin, tapos susunod. Ayun. Ano na yun? November, October, November, may apat ka pa uli, no? So, ano bang Saturday ngayon? Fourth Saturday, no? Ayan. So, every fourth Saturday, kasi si Pastor Art, every third Saturday, no? Chaplain Art, no? Every third. So, makakasama ka namin uli sa fourth Saturday ng October. Ayun. Birthday ko yan, birthday ko. Tama-tama, no? Kailan ba birthday mo tayo? Pa-Jollibee yan, may pa-Jollibee. Papadalan ko kayong Jollibee dyan. Praise Pwede God. Kaya yun? Hindi, babayadan na lang dito. pero, wag mo na ang padala ng Jollibee. Mas gusto ko talaga yung kwitik. Mas pagdating ko, God willing, ayan. Sabi ng ating Chaplain Jess Pateres, good evening po. Watching from Taal, Batangas. Wow, Jen Pesigan. Maraming salamat. Pesigan. Sabi ng ating, yan, we are excited in Region 7 for feeding ministry. Opo, oh. Medyo, yan, kausapin kita. Susunod. Chaplain Jess. Ayan, ang ating GCAS, ha, Chaplain Jess Pateres. Supportive din sa ating ministry, ang ating Chaplain Jess. At kanina nga ba 'yon, no? Kasama nila ang ating kaibigan, no, si General Ortizzo sa Cebu, no? Para sa kasimbayanan, no? Yan. So siguro pakinggan natin uli ang ating Chaplain Art dahil ito ay salita at musika. Pakinggan natin ang isa pang awit ng Chaplain Art. Amen. Amen. So ito po ay isang composition din, pero it's a kind of worship song na nakompose ko para sa Panginoon. It's a kind of prayer na... Yeah. Personal prayer sa Panginoon. Lord, transform me by your word. Mold my heart. Restore my faith. Give me courage to obey and to succeed. In my heart there is a living water. Give peace and gladness. It lead to sing praises to glorify you, Lord. Lord, transform me by your word. Mold my heart, restore my faith. Give me courage to obey and to succeed. In my heart there is a living water. Give peace and gladness. It leads to sing praises to glorify you, Lord. My heart there is a living water. With peace and gladness, lead to sing praises to glorify you, Lord. To glorify you, Lord.
to glorify the Lord. Thank you, God. Amen. That song is na-compose ko po yan. It's because it's the kind of prayer to the Lord. Transform me by your word. The time na ako ay nagsisimula sa Panginoon. Talagang I believe na mga God can change the life ng bawat isa, di ba? So, amen. Amen. No? Napakaganda ng mensahe ng awit, no? Is parang personal prayer siya, no? Apo. Transform me by your word. Alam mo, yun yung nakakapag-transform talaga sa atin. Yes. Ang salita ng Panginoon. Kaya, Mylin Badang, watching from Coron, Palawan na po, layo nito. Amen. Praise the Lord. Ng Panginoon, maraming salamat po. Yan, amen, sabi ni Captain Jess Patere. At, ayan tayo dyan, baka ikaw naman, baka may gusto kang awitin, may gusto kang... Oo nga, nakakalat ako eh. Sabi ni Chop Art, nakakahalata na ako. Gusto namin marinig yung mga awitin mo, syempre. Siguro mag-kanta tayo ng isang worship, no? Mga panahon natin. Praise God. Ano ba yung ating... sige. Awitin natin. Isa sa mga awitin sa ikatlong salmo. Hindi. Meron sana ako. Alam mo yun, may paborito ko eh. Ano? Hindi sige. Ko, hindi ko siya matugtog pa eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Yung salamat-salamat. Hindi mo pa tinutog. Linggo-linggo nga pinakan. Hindi. Nakaano kasi eh. Ah, hindi mo pa daw pinapadala yung ano chords ng salamat-salamat. Ayan. Okay, oh, ito, na. Sige. No? Napakabuti ng Panginoon. Actually, bukas pinakanta ko to sa worship dun sa aking anak na magli-lead ng worship. Sabi ko nga, no, yan. Alam ko pati yung si Chop Art, lahat ng mga composition niyan may pinagugutan eh, no. Ito nahugot to doon sa nung magka-COVID yung asawa ko. Tapos sakto 'yon. Alam mo tol, nakakalimutan ko palaging sabihin. After magka-COVID ni doktora, doon naman naging kumpleto yung pagkatapos ng bahay namin. Kaya nagawa yung chorus, pinaka-chorus nito eh, no. Sige, magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, aking Panginoon. Salamat, salamat, Panginoong Jesus. Salamat, salamat, aking Panginoon. Salamat, salamat, Panginoong Jesus. Ang kasalanan ko'y pinatawad mo. Ang karamdaman ko'y pinagaling mo. Ang kasalanan ko'y pinatawad mo. Ang karamdaman ko'y pinagaling mo. Salamat, salamat, aking Panginoon. Salamat, salamat, Panginoong Jesus. Buong buhay ko'y
kinalinga mo. At ngayon ako'y pinagpala mo. Buong buhay ko'y kinalinga mo. At ngayon ako'y pinagpala mo. Hindi kita malilimutan. Buong buhay ko'y ibibigay. Lahat ng mayroon ako sa'yo lang. Tagal-tagal na yung kanta na yan, naka-isang taon na. Malapit na mag-isang taon pala. Malapit. No, kasi lumipat kami ng bahay namin, October, birthday ko, October 26. So, malapit na, mag-one year na. Pero hanggang ngayon, parang pagtitingnan mo tong pwesto ko, parang grabe. Salamat talaga, Panginoong Jesus. Lamig. Amen. Grabe. Sarap pakinggan. Sana all. Sana all, basta. Sabi ng Sister Lilia de la Cruz, Mark, glory to God sa maganda mensahe ng awit niya kanina. Then, good evening po, sabi ni Edel Burga de Kia. Yan. Elaine, yan. Thank you for everything, Lord. Nice song po. Makatindig balahibo. Kita mo, may mga hindi pa rin nakakarinig yung awit na yan. Eh. Katulad ng mga taga-Saudi, hindi pa nila naririnig yan. Eh. Sobrang paborito to ng ni Tol Dondon eh. Linggo-linggo pinapakanta niya to sa akin. Alam mo kasi, kasi ang sabi nga ng Thessalonians, in everything give thanks, for this is the will of God. Kung siya sa tatanungin natin kung ano yung will ng Panginoon sa atin, is to give thanks. Yes. Kaya yung mensahe ng salamat, alam mo, wala naman tayong maibabalik sa Panginoon kung hindi pa sa salamat. At yung buhay natin na new creation na binigay sa atin, makita lagi sa atin yung glory ng Panginoon. Righteousness na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya yung awit na yun, matinding dating sa akin. Kasi nga, di ba? Kasalanan ko, pinatawad mo. No, hindi pa tayo humingi ng sorry. Kumbaga kay Lord, pinatawad niya na tayo. 2,000 years. Praise the Lord. Yan ang yung kabutihan ng Panginoon. Kaya we should be grateful no to our wonderful God and full of wonder yung ating Diyos. Pero yun mo, through His finished work,
provided sa atin everything we need for life and godliness. Amen. Praise God. And we are sharers of His divine nature. Sabi ng 2 Peter 1:4. I mean, napakaganda nun dahil yung righteousness niya, isa yun sa nature ng Panginoon, and yung buhay niya binigay sa atin as a gift. Hindi natin kailangan hindi natin kailangan mag-toiling, magpagal, magpagod to receive everything na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, believe. Dalawa lang naman ang diyan yung negative at yung sabi natin positive. Yung negative, yung isang kasalanan ng mga Hudyo is their unbelief, no? Yun yung pinaka grabe talaga na kasalanan. Pero sa Panginoon, sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ, you and your house will be saved. Kaya yung pananampalataya natin, malaking factor yan sa ating buhay Kristiyano. Kaya yung nanonood sa atin ngayon, I believe, no, kayo ay pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng awitin at syempre ng mensahe ng buhay ng bawat isa na kasama natin ngayon, no? Today mo ako, hanga talaga ako sa mga taga Saudi. No, ini-imagine ko pa lang nung alam mo chaplain art, no, Tijon. Nung bago ako dito sa Italy, hindi talaga ako mahilig lumabas. Hindi talaga ako mahilig mamasyal. Sabi ng mami ko, Mami Susan, no? Mami Susan Amatorio. Sabi ni mami, labas ka, puntahan mo yung Coliseo. No, kasi nung nasa Pilipinas ako, gustong-gusto ko makita yung Coliseum. No, punta ka sa Fontana di Trevi, pumunta ka diyan sa may Vatican City, no? Punta ka. Ang ginagawa ko, natutulog lang ako. hindi kasi ako nag-e-enjoy din na ako lang mag-isa na gumala, kumbaga, kasi wala nga yung pamilya ko, malungkot. O, bagamat open dito, malungkot dahil nga noong mga panahon na yon si Pastora, nung aking asawa, si Mira, ay nasa Pilipinas, pati yung dalawang bata. Maliliit pa sila noon. Pero alam nyo, talagang napakabuti ng Panginoon. No? Binigyan tayo ng favor, makapunta sila dito. Ni-imagine ko yung sitwasyon ni Chaplain Art, tsaka yung mga chaplain natin dyan, no? Na wala yung kanilang asawa. No, lalo na yung mga kababaihan. Mahirap talaga, no? Na wala yung kanilang pamilya. Lalong-lalo na dyan sa bansa na mahigpit ang batas. Alam mo, pag mahigpit ang batas, mas lalong pumipiglas yung mga, mga Pilipino, no? Kaya kahit bawal, gumagawa, no? Ano, Chaplain Art? Baka may gusto kang sabihin. Tama po yan. Talaga hindi po madali. But sabi ko nga, but we need to obey the law. Kung ano yung batas dito, kailangan sundin para legal yung ating pamumuhay, walang problema kang kakaharapin. Kasi yung mga Pilipino, alam naman ninyo, di ba? Sanay tayo sa kalayaan. Sobrang kalayaan, gusto natin na kahit mali, gawin. So dapat sumunod tayo sa batas. Yung ganun. Kasi yun naman talaga. At saka dito, pag lumabag ka sa batas, talagang makulong ka, magbabayad ka. Kaya nga, di ba, ang bilis dito po sa amin, praise the Lord. Ang baba na lang cases dito ngayon. 60 plus na lang yata. Below 100 na lang. Kasi, mga, nadidisiplina yung bawat, bawat tao. Yes. Yun talaga kailangan . Unang-una, disiplina talaga . Lalo na tayong mga Kristiyano. Kaya nga, manood kayo ng aming programa na Tijon tuwing Martes. Umayos ka. Kung hindi ka ayos. Hindi ko lang alam. umayos ka, no? Every Tuesday yan, 4 p.m. Philippine time. Dito sa Roma, sa Italia, ay 8:30 in the morning. Diyan sa Saudi, 9:30. No? Martes. Yan. Alam ko, mga busy yung ating mga captain at mga advocates dyan, no? Ating mga chief dyan sa Saudi. Pero alam mo tayo, John, kasagtagan ng pandemic last year, ang ating mga chaplain, ang mga advocate, sila yung isa sa mga frontliners. Hindi ko alam kung kayo si chaplain Art ay napasama sa frontliners, pero alam ko sila yung mga tumutulong sa mga wabayan natin Pilipino, no, na kailangang kunin doon sa lugar nila dahil hindi na nakakain, masyado nang inaabuso ng kanilang mga employer, no?
Pakibahagi mo nga ng konti, Chaplin, yung mga programa na ginagawa natin. Baka may mga nanonood. Oh, dito po sa Saudi Arabia, eh, mga very active po yung values formation natin through the lead ay MJN Gilbert. Dito po sa amin sa Stern Ubara ay si Chairman Robert Yuman. So, Chairman, maganda. Chairman, Yuman. Oo, actually may meeting kami mamaya. Oo, hindi na nga ngayon, Chairman. You know? Kahit may problema, lalang lumulusog. Opo. At isa sa mga ang values na ginagamit during the time of pandemic, ano, so isa yan sa mga nagsuporta at even yun sa mga nangangailangan ng tulong sa buha sa embassy, mga project, bibigay ng tulong pag gagawa ng schedule, and then yung pagbabantay pag nag pag may mga embassy on wheels kami dito, yan ako mismo andun din physically, talagang isa kami sa mga nagsusuporta para sa mga ano during pandemic time na ano. So, kaya pati mga repatriation, eh, no? Opo. Ayun, so, nagda-drive, no? Mm-hmm. Parang, parang kay John, parang taxi sila, eh. Alam niyo, taxi. Kaya lang, walang metro. John, Hatsun Ministry. Hatsun, hatid sundo. Oo. Kaya nakaka-bless ang ating mga kapatiran dyan sa Saudi kasi kabila ng, imaginein mo na lang, iba yung kultura dyan. Hindi ka tulad namin dito sa Italy. No? Kami dito, karamihan, Christian. Talagang bibihira yung mga kapatid natin Muslim. Pero sa kanila, no? Talagang tama sakripisyo, tama talaga yung panalangin. Kasama ang pag-iingat. Pag hindi ka rin nag-iingat, no, yung ginagawa mo baka hindi rin tanggapin ng ng Saudi. So ilingan pa natin ng isang awit ng ating chaplain art, no, para yung pang-apat, para yung susunod na apat like man. Okay, so actually sabi ko nga puro composition yung mga naawit ko ngayon, although I na kumawit ng mga praise and worship. But yung siguro yung mga composition ko na muna pa rin. Oo, oh, mas maganda pag composition mo. Hindi tayo na, tawag dyan. Binablock ng ano. Isa pa, yung Facebook. Nabanggit mo kanina, Jen, no? Yung in everything, give thanks to the Lord. So, itong awitin nito, ang pamagat nito ay, salamat po, Panginoon. Yo. Oh, kasi personally na need to be thankful to God in spite sabi ko, mga circumstances, di ba? Sa pa rin yung ano, di ba? Kailangan natin pasalamatan at ibalik kasi sabi ko nga all things work together for good to those who love God. Even yan ay minsan ay parang hindi sang-ayon sa gusto mo, pero may purpose si Lord, eh. Basta maghintay ka lang, maayos din lahat, mabibigyan din ng lahat ng ano ng solusyon sa lahat ng problema. Yun. Salamat po, Panginoon. Oh. Medyo ano lang to, mabilis. Salamat po, Panginoon, yan ang sambit ng puso ko. Sa buhay na kaloob mo, isang pagpapalang totoo. Purihin ang iyong pangalan, mataas ang iyong kalwalhati. Sa buhay ko, sa puso ko, ikaw lamang ang kailangan. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat. Salamat po sa lakas ng iyong biyaya. Salamat. Ang iyong katapatan at pag-ibig hindi nagmamaliw kailanman. Salamat po.
aming Diyos na dakila. Bisan may naliligaw na landas, pagkalinga mo ay laging sapat. Minsan man ay nahihirapan, pagtamay mo ay tunay. Sambahin ang iyong pangalan, ikaw na Diyos na may lalang. Sa buhay ko, sa puso ko, ikaw lamang ang sandigan. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya. Salamat. Ang iyong katapatan at pag-ibig, hindi nagmamaliw kailan pa man. Salamat po, aming Diyos na dakila. Salamat nga po sa lahat-lahat, sa kalakasan at kagalakang ganap, sa kagalingan at pag-asang laan, buhay ko ay may layunin. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya. Salamat. Ang iyong katapatan at pag-ibig, hindi nagmamaliw kailan pa man. Salamat po, aming Diyos na dakila. Salamat po, aming Diyos na dakila. Salamat po, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon. It's the Lord. Hallelujah. Amen. Parang Romy Balio rin, you know? Hallelujah. Yan ang napakasarap talaga. Magpasalamat. Bishop, and then and Jen. Lahat naman tayo, di ba, mga pinagsabi ko nga. Mostly ito kasi encouragement, empowerment yung minsan ng awit. At when sabi ko, salamat po Panginoon, di ba, sa lahat ng bagay, di ba, siya pa rin yung nakakalam ng lahat, ikaw yung creator. So, go on lang sa buhay, di ba? Siya yung nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng pag-asa. Amen. Everything is God and we need to be thankful to God. Yun ang parang challenge ko. Amen. Dahil dyan, Captain Art, may dalawang prayer request dito. Yung we pray. Una, yung sabi ni Edel Burga Degula. Deguya ba? Deguya. Pakisama rin po yung apply ng aking anak sa trabaho at yung kanyang interview. Yan. Then, ay, una yan, no? Yung trabaho ng anak ni kapatid na Edel Burga. Then, pakisama kay Jen Tesigan, no? Pakisama po sa prayer ang tatay ko na gumaling na sa pananakit ng ulo. Yan. So, Kaplan, mag-pray natin. Ako na manguna. Praise God. Sige po, mag-pray natin. Hallelujah. Father God, we come to you, Lord, this afternoon. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Lord, narinig po namin at na yung mga request ng mga kapatid. O God, na katulad po ng prayer request ni Jen na itabot sa kanyang tatay, Panginoon. May pananakit ng ulo, Panginoon. Lord, we pray for healing, O God. At naniniwala po kami, Panginoon, that your healing hands, O God, ang siyang re-reach sa kanya, Panginoon. Hallelujah. Saan man siya naroon sa ngayon, O God. At pagin po yung prayer request ni Kuya Edel, Panginoon, yung kanyang anak na mag-apply ng trabaho at makapasal sa interview. Lord, niwala po ako, God, na ikaw ang Diyos ng provision, ikaw ang Diyos na
kayang gumawa, Panginoon, sa lahat po na aming mga needs, mga pangailangan, ikaw po ang tutugon. Kaya Lord, we pray for your divine intervention, O God, sa mga bagay ito, sa kagalingan at provision na hiningi po ng aming mga kapatid, Panginoon, sa hapong ito. Lord, ikaw po ang gumawa sa halang buhay. I pray that we continue to trust you more and have faith in Lord God sa iyo, Panginoon, na Lord, walang mahirap sa iyo, walang impossible sa iyo, Panginoon. At anuman ang laman ng aming puso, sabi mo nga, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Lord, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tutugon ito, Panginoon. We claim that, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Onya ba, Lord? Amen. Ayan, sabi ni Lord, nagpadala ng emoticon. At ang ating chaplain, no? The Oppresso Liber, good evening po sa lahat. Mary Angel Valeros. That's my wife. Magandang babae po kayo at magandang lalaki po sa chaplain. Yun. Salamat na me sa suporta. Ayun, no? Talaga yung mga asawa sa buo suporta yan eh. Praise God. Ito, may prayer pa. Tay John, ikaw na mag-pray. Kasama po sa prayer na may git 1 month na yung nararamdaman ko sa tiyan. Tiyan ko, Lord. Salamat. Tay John. Sige. Aming Ama, maraming salamat po. No? Kasama po namin matagal na itong si Glo, Panginoon. Dalangin ko po yung mahigit ng 1 month na nararamdaman niya sa kanyang tiyan. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang magpagaling dito, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, yung acid niya, Panginoon, sa yung pagpuproduce ng acid ng kanyang tiyan ay talagang maiayos po ng maayos at maging balanse at normal, Panginoon. Ituro mo sa kanya yung mga dapat at mga hindi dapat kainin, Panginoon. Tunay, Panginoon, alam po namin, ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. At maging yung tatay ni Jen, pinapanalangin din po namin, Panginoon. At lahat ng mga kasama namin, Panginoon, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hey, we agree sa panalangin ng Lord at maging kay Chaplain Hart. Yan. Thank God. Sabi ng magandang asawa ni Chaplain Hart, yes, Lord, we agree in prayer for prayer request. Amen. Prayer ministry. Nasa prayer ministry kasi po yan. Amen. Praise God. Masarap mga asawa nasa prayer ministry. Purihin ng Panginoon. At alam niyo po, bago ko makalimutan, panoorin muna po natin ang ating pong gaganapin na global prayer dito po sa Italy ay 1 in the morning Lunes, no, sa Pilipinas 7 a.m. Monday. Ito po Monday na, no? Bukas Linggo tapos Lunes na po. Lunes po ito, no? 7 a.m. sa Amerika po ay 6 p.m. ng Sunday. Okay, dahil advance sa Pilipinas ng 13 hours yata. Okay, so London 12 midnight. Okay, si Sister Irene na taga London 12 midnight, Sister Irene. Sama-sama tayo. So panoorin po natin saglit. Amen, no? Praise God. Galing mo pa gawa. Galing ba? Galing yung gumawa. Parang movie, no?
Ano lang yan? iPad lang yata yung ginawa. Parang yung outro ko, iPad lang din yan. At mga kasama natin dyan, isa sa director ni Cindy Jacob at yung ating Filipino Christian, no? Nakalimutan ko yung kanyang tawag dito, yung kanyang position na nasa White House siya, no? Isa sa mga representative natin sa White House, nakasama natin dyan. Siyempre, ilan sa mga galang pastor and bishop. Siyempre, kasama natin ang Kai John, para sa awitin ng Puwi sa Panginoon, ang ating Pastor Romy Valle. Kalimutan ko pala sabihin sa kanya, Pastor Romy, kami ang may message kita para doon sa Zoom sa Monday. Then, ang ating kapatid na from London, no, isa sa cast na East Saigon sa London, ang ating kapatid, isa sa mga kasama natin sa Salmos at sa SOS Life, Sister Irene Rome, no, isa yan sa ating worship song leader. So, maraming salamat po sa lahat ng nanood, no. Ang bilis ng oras tayo dyan, alas 12 na. Oo nga. Grabe, bilis. So, purihin ng Panginoon. Baka meron ka pang gusto batiin na chaplain art bago tayo matapos. Baka may magtampo. Baka magtampo yung magtatampo dyan. Oh, binabati ko po lahat at binabati ko pa aming senior head pastor din, si Daddy Louie Tora, na magdiriwang ng karawan bukas. Yeah, happy birthday, Daddy. At sa ating Pastor Aladdin na naging daan, saka si Pastor Albert din. Salamat po sa inyo, sa aking pong mga nanood dyan ng mga sa family sa Pilipinas. Salamat sa inyo. Suporta. Suportahan po ninyo yung Salmo, Salita at Musika. At sa mga kasama ko sa Values Formation, yan, sila MJN, sila Chairman Robert, at sa Pastor Roach, yan. At sa iba pang mga ano, hindi ko na maisa-isa lahat, salamat sa inyo. Magic 6 Radio. No, Magic 6 Radio pala. Bisan na kapag ano din po ako doon, kasama nila sa kanilang segment. God bless inyo. Kita-kits tayo mamaya kasi may meeting po kami. God bless inyo. At Bishop Jen, actually meron din akong live segment dito sa amin, yung pero hindi siya ano eh, hindi siya pang-public, dito lang tatawag na Coffee Talk with DJ Art. I think na nabanggit yata natin. Coffee Talk with DJ Art. Yeah. So yun naman ay isang ano din, 1 hour of sharing and song request. Mga ganun na mga ano. So through Facebook Live din. Namin. Kaso lang minsan na nabablock ni Facebook pag yung ano yung mga copyrighted na kanta. Bawal tayo magpatugtog noon eh. Kaya pinaka the best talaga maggigitara ka lang, Pastor, para hindi yun na hindi na di-discern yun ni Facebook. Kaya kami lahat pag gitara. Minsan nga kinontest ko siya, sabi ko hindi naman non-profit yung ano. One time in-approve nila eh. Kaso lang, lagi naman gano'n. Oo, mai-istorbo tayo. Kaya ako, pag halimbawa, minsan may mga guest din. Pag hindi sila, pag hindi gitara yung minus one nila, sasabihin ko, tumula ka na lang. Tulain mo na lang. Kasi nga, madadama yung program natin eh. Kaya ano, talagang ano, sabi ko nga, purihin si Ren, no, yung aking gitarista. Buti na lang, hindi pa nag-aasawa to, kaya nandito lang sa gilid-gilid ko, no? Ayun, so... Ayun, anong oras, Chop Art, yung ano mo? Yung program mo? Yung program mo, dyan sa Saudi. Every Wednesday po yun eh. Every Wednesday, 8 PM dito sa amin, sa Saudi time. Yan, hindi ko pa nila naman sa publicly kasi... Hindi madaling araw dito yan sa amin. Madaling araw sa Pilipinas. Hindi, natatawa ako. May church kasi kami sa Jeddah, no? In-invite nila ako para sa ano, sa prayer meeting, parang 1:30 in the morning dito. Hindi ako naman excited ako, talagang nakapag-preach naman ako. Tapos nung bandang huli, ano, hindi ko na alam, tinatawagan na pala nila ako para mag-closing prayer. Eh, natulog na ako.
Pagising ko, nakita ko sa messenger, sabi, Tay, kinlose na namin yung prayer meeting. Hindi mo kami marinig, siguro natulog ka na. Oh, madaling araw, mahirap yun. Mabuti na lang nung inimbitahan mo ako, hindi na ako nakatulog. Oo nga eh. Alas stress ng madaling araw, no? Purihin ang Panginoon at napakasaya ng anniversary. Okay. Chop Art, pagkailangan mo yung mga kanta ko, hindi naman yun, naka-whitelist naman yun. So, pwede kitang pasahan nun para... Sige po, i-promote natin dito. Mm-hmm. Oh, praise God, i-ano ko sa aming coffee talk. Ren, yung chords ng pinadala mong kanta, medyo tanggalin mo na yung mga sharp na major. Hirapan ako sa gitara eh. Sa organ, okay. Kaya alam, pag ginitara ko, medyo masakit. Pero salamat, Pep. Naka-arrange talaga yata yung gawa ni Kai Jun. Pahirapan yung mga chords. Mga major lang. Kai Jun, maparinst ako ng kanta. Eto, si Gab. Si Gab yan, si Gab. Si Gab lang ang malakas. Ito. Si Gab ang malakas. Kay Gab magpaparinst. Ako lang taga-approve. Ayun. Magkano ba ang ano niyan? Baka hindi pa kayo magka-friend sa Facebook. No? Ano lang daw to? Dates lang, dates. Yun. Mura lang yung dates. No? Nata 100 pesos pa niya. Matulong pa rin sa mga kanta natin para mapakinggan. Magaling niya si Gab. So, mamaya usap tayo off the air. Tatay John. Yun, so maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama, no? Purihin ng Panginoon kay Chop Art na narinig natin yung kanyang mga composition, ang gaganda, mga sariling patotoo. At meron lang akong gustong batiin ng happy birthday. Hindi ko alam kung nakikinig sila, pero wala akong ibang programa ng Sabado, ito lang, no? So gusto kong batiin yung ating mga regular viewers na si Ate Harriet Cabalquinto, no, from US. So yes, baka gising siya, hindi ko alam, pero baka nanonood siya. Kung hindi man siya nanonood, happy birthday sa iyo. Pagpalain ka ni Lord ng todo-todo. At syempre yung youth pastor ko, si Pastor Edgar Disimulacion. At saka yung dati kong driver bodyguard na si Elmar. Ano yung apelyido ni Elmar? Florete. Ayan. So maraming happy birthday sa inyong lahat. At syempre, anniversary din ng aming isa sa mga daughter church namin na pinangungunahan ni Pastor William Apostol bukas, September 26. So, pang 11th year anniversary na for the glory of God. Ito eh, itong simbahan na to bunga ng Undoy. Dahil sa Undoy ay nagkaroon ng simbahan sa lugar ng barangay Sitio Sapa, Binangonan, Rizal. Amen. Praise the Lord. Amen. No? Purihin ang Panginoon. Alam mo, Tay John, alala ko September 1980. Nakakilala ko. Amen. 41 years. Grabe. No? Hallelujah. Ako 31. 31 naman ako. 1991. 41 years. No? Pero maraming ginawa ang Panginoon, maraming pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa buhay. Ito tayo ay hindi ko inaasahan na maglilingkod ako sa Diyos bilang isang pastor. Pero hindi nga pinangarap eh. Amen. Pero pakiramdam ko sa ating tatlo, wala namang nangarap magpastor eh. Talagang dumating na lang eh. Alam mo, pangarap ko, chaplain Art Hydeon. Pangarap ko makarating sa Saudi kasi ang daddy ko, Saudi boy eh. ang my late father, no? My late father. Eh, Saudi boy siya eh. Ano yan eh? Isa sa mga photographer dyan sa Saudi. At malalaking tao yung mga nakakasama. At yung nga yung prinsipe dyan. Pero salamat sa Panginoon, no? Sabi ko, pag laki ko, gagayain kong daddy ko. Pero yun pala, yung daddy ko sa langit ang magbibigay sa akin. Saan po ang Saudi? Ninjen?
Diyan mismo sa Saudi, hindi ko na alam kung ano yung company niya. Pero matagal na eh, matagal na. So, si Papa ay 2007. Yung aking pastor, Tol, paano ba makukonek sa Values Formation yan? Nasa Jeddah siya eh. Eh, madali lang. Yung mga taga-Jeddah ang kausapin niya, o kaya taga-Saudi. Ah, okay. Okay. Pag-coordinate lang niya kay MGen, Hubert Alarcon, niya kay Director Yuma. Okay. Yung mga chapter natin dyan sa mga Facebook, pwede niyang kontakin. Para magkaroon sila ng orientation. Ayan. So, ang bilis ng oras. Wala ka namang babatiin na plain art. Okay na. Mga kamag-anak okay, po. At salamat sa Facebook. So, salamat po sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan natin. Sumuporta. Ayan. God bless po sa inyo lahat. Amen. So, praise abangan niyo po muli next month, no? Ang ating top plain art. Every fourth. Every fourth. Sa ayaw at sa gusto mo, Chap Art. Please God. Malamang yan, next year, full-fledged kernel ka na. Amen. Korina, Panginoon. So maraming salamat, Chaplain Art, kay John, sa panahon na binigay niyo sa ating programa sa Almost. Di natin kasama si Dad, no? Sa araw na ito, pero alam ko ay mamaligaya si Dad kasi nakita natin kanina gusto niyang mag-join pero yung kanyang internet ay baka data lang. Oh, yung internet niya sa Pilipinas, nananawagan kami, baka naman. Kami dito kahit data lang, kahit saan ako pumunta, pwedeng gamitin no, sa online. Pero dalangin natin, maging maayos po, lalong-lalo na. Yung gaganaping election sa susunod na taon sa Pilipinas. Amen. Praise God. Dalangin natin yung ating mga kababayan ay magkaroon sila na patuloy na wisdom kung sino po yung karapat-dapat na mag-filbe sa ating bayan. Wala po tayong tinataas na pangulo or anumang politika dito sa ating programa, even sa Values Formation. Dalangin lang natin na ang ating bayan ay maging maayos. Ang susunod na upo ay maglingkod. Unang-una, mayroong paggalang at takot sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At siyempre, maging maayos din ang ating bayan, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon. O na, alam ko, no, una na, tinanggal na daw yung ano, yung face shield, no? Face shield. O, yan. So, hindi kasi nakakatawa nga, di ba? Papasok ka ng restaurant, naka-face mask, naka-face shield. Pagkakain ka, tatanggalin mo, di ba? Tatanggalin paano, mo. Rin. Paano kaya yun, no? Tapos, pag inom ka ng tubig, tatanggalin mo, di ba? Parang ang hirap, no? Kami dito medyo maluwag na rin ang konti. No? Pwede kang lumakad sa kalsada ng walang face mask. Dito kasi hindi naman re-require ang face shield sa amin. Kaya salamat sa Panginoon. At pagpapasok lang ng restaurant, yung sa entrance, kailangan mong naka-face mask. Pero sa table, tinatanggal na. Dahil lalo na kay pamilya. Amen. Sa kapatid po sa Pilipinas, di ba? Naka-face shield na, pero ang dami pa rin cases. So, dalawa-dalawa na yung protection, eh, naka-mask, naka-face shield. Pero ganun pa rin yung cases. Eh, dito nga, naka-mask lang, pero babad. Disiplina talaga siguro po. Kailangan talaga disiplina. Ang unang-una, kailangan yung maligo. Magugas na kamay. Ano pa, mag-toothbrush. Kailangan ng ano talaga, yung hygiene natin. May, alam mo, may mahabang istorya. Pagkunento. Kasi nagta-translate ako ng Tagalog version ngayon ng Matthew 10. At doon sa bahagi ng Mark, pala sa Mark 7, may bahagi doon. Yung mga alagad, hindi nagugas ng kamay. Tagalog yung mga Pariseo. So kahit sa Biblia, so, kailangan magugas ng kamay. Yan, sabi ni Marie Angel, yung lovely wife, praise and glory to God po sa buhay niyo, si Pastor Daniel. Bishop Jonaber, Chaplain Art, more power po sa inyo. God bless po sa lahat. Blessing sa Salmos. Amen. Blessing po kayo sa amin na lahat na nanonood. To God be the glory. Thank you, Pastor Jonaber, Luklukan, Chaplain Art, and Chaplain Art. Si Lilia de la Cruz, no? Sa mga gandang mensahe at out ng awitin. Okay.
Amen. Mary, ayan ulit, no? God bless po. Salamat po. Pastor, doon na lang. Si Maylin Badang, humabol. Watching from Coron, Palawan. Iyon, watching. Praise God. Maraming salamat. So, ayaw man nating tapusin ang ating programa. Wala naman tayong binabayaran. Actually, pwede tayong magpatuloy. Pero alam niyo po, papasalamat po kami nang sa ganoon, sa susunod ay manabik na naman kayo sa Salmos, no? Every Saturday. At syempre po, every Tuesday kasama ko ang Tay John sa Umayos Ka. Bibigay po tayo ng maiksing mensahe, no? Na salita ng Diyos. At Tuesday 6 p.m. at Friday 6 p.m. ating mga kabataan naman po sa Youth Ambassadors Values Formation. At ang ating ginagawang patuloy na pag-aaral sa ating module every Thursday 7 p.m. inagahan natin ng konti, no? 7 p.m. every Thursday sa ating Values Focus, yung ating pong transformational leadership ang ginagamit po natin ng ating module. So, lahat po ng ating mga kapatiran, no, na, or ating mga chaplains and advocates, we encourage you na sumama kayo sa ating pag-aaral. So every Saturday sa Almos, siyempre sa araw ng bukas, tayo mananambahan sa buhay na Diyos. Praise at tayo magpupuri dahil ang Diyos ay buhay. Amen. Kaya amen. Tandaan niyo po, no? Kahit anong sitwasyon natin ngayon, mahal kayo ng Diyos. Amen. Ito po ang Pastor John at sasabing, keep smiling because Jesus loves you. Be blessed. Salamat, Chaplain Art, kay John. Salamat po. And shalom po, everyone. Shalom, shalom. Salamat. Jen, thank you.